Jordan! Jordan! Malito, Jordan. I'm not a dirty secret na kailangan mo itago. I am your wife. Pero nag-usap na tayo. Ang sabi mo may tiwala ka sa akin. Ako na nga kakausap eh. Anong ginagawa mo? Bakit mo ko sinisigawan? Bakit hindi ka naman ganyan dati ha? Ano, dahil ba kay Christy yan? Magtatapat naman ako sa kanya eh. Sasabihin ko sa kanya ang totoo, dapat kakausapin ko na siya kasi bigla kang dumating. I'm sorry. Sorry kung nasira ko yung plano mo. Pero you can't blame me, Han. Natatakot lang naman ako eh. Natatakot ako na baka agawin ka sa akin ni Christy. Hindi ko kaya pag nangyari yon. May emergency daw sa work. Mamaya na lang daw kami mag-usap. Yun naman pala. So, anong gusto mong gawin ngayon, anak? Come on, let's go shopping. Kailangan ka nang mamili ng mga gamit mo. Pero makasi kung pupunta sa negosyo. Mali eh, parang di ba dapat ikaw yung ipadala niya? So, bakit mas nakakasama ka pa namin? Tapos si Jordan laging wala. Saan ba talaga siya nagpupunta? Pasensya ka na, Christy, ah. Meron kasi kaming client na sobrang hirap pakisamahan. I gave up on that client. Nag-decide na lang ako na si Jordan na lang makikipag-usap sa kanila. Sorry talaga. Huwag kang mag-alala, babalik naman yun eh. Mag-uusap din kayo. Sumunod si Christy sa'yo sa labas pero hindi kanya naabutan. Dumating kasi kanina si Shira sa labas ng bahay niyo. Ha? Huh? Oo, kaya hinatid ko muna pa uwi. Baka mamaya makita pa to ni Christy. Tama na rin yung ginawa mo para hindi naman magulat ang anak ko. Pero Jordan, kailangan na mag-usap na kayo ni Christy pagbalik mo dito. Nakakahalata na ang anak ko sa mga palusot natin. Chef, dito ka na kumain. Nakahain na eh. Ay, hindi na ho, tita. Okay lang. Magsasabaw kay Jordan sa trabaho. Para makapag-usap na sila ni Christy. Christy, pasensya ka na kung hindi ako nag-step up agad, ah. Hayaan mo. Pababalikin ko agad si Jordan. Salamat, ah. Oh, paano? Sige na. Nauna na ako. Sige. Bye, tita. Mag-iingat ka. Christy. Ingat. Let's eat. Man, nakakahiya kay Jeff. I really didn't mean to imply na hindi siya nagtatrabaho. It's just, gulong-gulo lang po talaga ako ngayon. It's okay, anak. We understand. Pero I still want to apologize. I'm sorry kung bilis kong magalit, palagi na lang akong nagiging confrontational to sa mga bagay-bagay. Kailangan ko na kasing ma-realize na wala na ako sa kuta. Nakauwi na ako. I'm safe, nandito na ako sa mga taong mapagkakatiwalaan ko. Hindi ako sasaktan tulad niyo, di ba, ma?